Hindi pa tapos ang playoffs pero napakadami na kagad magagandang rumors ang kumakalat dito sa NBA. Simula yan yung matalo dito ang Golden State Warriors dito kontra sa Sacramento Kings sa play-in. Dahil kasi dito na first time mawawala dito ni Chris Paul since 2010 dito nga sa NBA playoffs. At dahil nga sa pagkatalo nilang yan ay hindi maiwasang maungkat na pag-usapan dito ang masasabi natin one of the best players din na nakapaglaro sa NBA na si Chris Paul. Sobrang dami din talagang memes na lumabas dito kay Chris Paul after nga nilang matalo sa Sacramento Kings. Ilan pa nga nagsasabi na finally daw natalo na ni Chris Paul ang Golden State Warriors ngayon matapos niyang sumali dito sa koponan ng Warriors. So, bukod nga sa pang-aasar na yan kay Chris Paul ay dito na rin pumapasok ang seryosong usapan. Dahil this coming off-season nga ay magiging free agent na itong si CP3 at magkakaroon na siya ng tsansa na lumipat pa sa ibang team. At dito na nga pumapasok yung rumors na mayroong isang team sa NBA na mayroong napakalaking interest para dito kay CP3. Ito ngayon walang iba kundi yung San Antonio Spurs. Sa edad na 38 years old at bilang pangatlo sa oldest player na actively playing dito sa NBA, kasunod nina LeBron James at PJ Tucker, ay mukhang no signs sa pre-tiring pa itong si CP3. Ayon nga dito sa NBA insider na si Mark Stein, ang Spurs nga daw ang isa talaga sa potential team na dapat nating bantayan dito para kay CP3. Bukod kasi sa napakalaki ang maitutulong niya para dito sa San Antonio Spurs, lalo na as a veteran player at isang point guard, ay tsak na mapapabuklod-buklod niya dito ang San Antonio Spurs, lalo na bilang isang leader. Lalo na ngayon na nandito na ang candidate na Rookie of the Year na si Victor Wembanyama, no? Nakita naman talaga natin this season na naging napakaganda ng impact para sa team. Itong si Victor Wembanyama kasi this season ay nag-average lang naman ng 21 points, 10 rebounds, 3.9 assists, shooting 46% from the field. Nag-average lang naman ng 3.6 or almost 4 blocks sa game. Kung susumahin, no, meron siyang 254 blocks this regular season. Nahigitan niya pa nga dito si Rudy Gobert na meron lamang 162 blocks this regular season. E naman mukhang ito na nga ang susi para sa Spurs Nation na mas manlock pa dito ang full potential ni Victor Wembanyama. Ito rin talaga yung isa sa mga napansin ko na kakulangan dito sa Spurs this regular season. Yung legit na point guard para makontrol dito yung potential ni Victor Wembanyama. Si CP3 nag-average to this regular season ng 9 points, 4 rebounds, 7 assists with 44% shooting. Pero kung itatambal to kay Victor Wembanyama, no, matik yan every game, double digits agad yung assist nito ni Chris Paul. Kung akong tatanungin, no, sa tingin ko napakagandang combination nga ito ni CP3 at Victor Wembanyama. Sa tingin ko hindi din talaga malabong mangyari to, no? Pero kung yun ay hindi na siya maghahabol ng championship at hindi na siya didikit doon sa mga full established na teams na dito sa NBA, baka panahon na rin para mabigyan ng katulong dito si Victor Wembanyama at hindi niya na isolo carry dito ang San Antonio Spurs. Pero kung kayo tatanungin sa tingin niyo, dapat nga bang pumunta dito sa San Antonio Spurs itong si Chris Paul, manatili na lang siya sa Golden State Warriors? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.